Hi, TJ! Hi, what's up? Hello. Welcome to my vlog. So, kamusta naman ang PressCon kanina for after all? Siyempre, sobrang happy ako kasi it went well and I'm just so thankful kasi after 2 years or more than magdi 3 years na, ito na, finally, after all, is mag-showing na this February 28. That's why sobrang saya namin lahat, the cast, the staff, dahil after all, ito na pinaghirapan namin, mas-showing na, makapanood na ng mga tao. Grabe, no? More than 3 years, or hindi, more than 2 years yung, ano yun? Yung movie. Actually, it was done 2021 pa, pero 2 years nag-antay because of the pandemic. Tapos, maraming mga issues na mga dapat pang asikasuin dahil hindi kaya ng time or dun sa pandemic na talaga yung pinaka-main. But, it happens today and it happens now. Kaya para feeling ko, sa tamang panahon, ito na yun. So, anong pinaka-challenging part nung pag-shoot ng movie? I think the challenging part? The challenging part siguro, for me, is syempre, kahit naman sabihin mo na it's my third time na makatrabaho na si Beauty tapos yung ibang mga celebrity, kapag alam mo na medyo mabigat yung scene, kinakabahan pa rin ako tapos ayoko kasi na mag-ulit-ulit or hindi ko mabigay yung best ko kasi syempre sila, binibigay nila yung best nila. So medyo dun ako nahihirapan pero talagang thankful ako na yun, minsan na one take, two take. So thankful ako na hindi ko napapahirapan yung mga kaeksena ko kasi ayoko na ganun. Ayoko umuwi sila na parang pagod sila because of me. Bongga, one take. Hindi, siguro nga, kasi talagang, lalo na pag alam ko na medyo mabigat yung scene. Gusto ko, as an actor, isang beses lang, kasi minsan yung hinuhugot ng celeb, ng kaeksena ko, mahirap ulit-ulit, napapagod din sila. Oo, so, talagang, ayoko nang sa akin yung problema or yung pagkakamali. It's much better pa na siguro, technical na lang, or sa mga sounds, but sa akin, yun yung iniingatan ko. Kaya, medyo mahirap for me, kasi syempre, kinakabahan ka din or nice. Kumbaga, hindi ka pa rin makapaniwala ng kaeksena ko ng Silo Beauty sa ganitong mga eksena. So, halo-halo, but overall, masaya. Bongga, very ano, blessed ka ngayong taon, no? Nagsabay-sabay siya. Actually, 2021 pa to, pero I'm just so thankful na naglalabasan siya this year. Kasabay pa ng Makiling namin. Na I'm just so thankful na na-extend yung Makiling namin. Maraming salamat sa mga suki namin mga nanonood sa aming Makiling. And yun, sakto pa kasi this moment, umaingay si Kelvin, sobrang lalabas pa yung sangre niya, tapos ang dami niya mga projects, si Beauty, yung Stolen Life, ako may Makiling, so parang lahat, everyone is working at everyone ngayon is nakikita, tapos meron pa kaming lalabas na pelikula. So para talagang iniisip nila, wow, sunod-sunod kayo ngayon, that's why I'm just very thankful at sobrang happy ako. Bongga, powerhouse cast, kumbaga. Oo, napabilang lang ako sa Kelty at saka sa ibang cast, pero isang karangalang makatrabaho sila. Hanggang ngayon, parang eto na yun. Ito na yun, parang thank you, Lord. Sabi. And, ayun nga, speaking of, kasi matagal ka na rin, di ba, sa industry? Yes. Walang tulugan pa, nakapag-Indonesia ako. Ayun. So, anong dream role mo? Dream role? Ay, marami, pero isa sa mga sinasabi ko lagi every time yung may nagtatanong sa akin, gusto ko maging superhero. So, I mean, siguro parang feeling ko kasi or pwedeng mga, alam mo yun, sa mga pelikula na pwede ako maging vampira or sa teleserye. Or pwede rin naman ako sa mga, gusto ko rin matry yung action kasi ang daming hindi nila tinitignan na kaya ako mag-action. So parang masyado daw akong mabait, maamo, na parang, anong tawag nito? Masyado daw akong tame or pa-cute para sa mga ganitong bagay. So gusto kong i-challenge yung sarili ko at ipakita, not just patunayan sa kanila, but for me, challenge rin yung sarili ko na kaya ko yun. Comparing your role doon sa upcoming After All movie with your other movies and shows, how would you describe it? Siguro yung when it comes to, kunyari sa BL world, yung mga BL ko kasi, puro pa-cute lang, pa-cute, pa-love story. Ito naman, medyo heavy kasi medyo ano to eh, love triangle. At ang maganda pang plot nito is, ang ka-love triangle ko is yung sarili kong mommy. So, parehas kami ng gusto ng mami ko. So, ayun yung pinaka talagang conflict namin dito. Kaya nakaka-excite yung story na alam kong may intriga at mako-confuse or mako-curious lahat ng ating mga manonood. Kaya dapat nilang panoorin ng After All. So, yun naman. Dito naman sa Makiling kasi kontrabida ako. So, malayong-malayo to dito sa role ko sa After All. Pero kung i-compare ko sa mga BL, hindi to pa-cute. More on, medyo heavy to, may kurot at saka talagang
sagutan when it comes to ipaglalaban ng pagmamahal. Wow. Uh-uh. Nakaka-excite naman. Kasi, marami namang ding mga love triangle talaga na BL. Pero, I think, yours kasi was a bit more, you know, on the heavy part. At saka ito, hindi naman to BL. Nagkataon lang talaga yung storyline is medyo, yun nga, parang yung anak ni Beauty, which is me, na in love din sa nagugustuhan niya. So, yun talaga yung conflict. Pero hindi naman to tututok sa BL world, but yung love triangle at saka yung kumaga, agawan ng mag-ina or yun, kaguluhan. So, super exciting. Maganda, maganda. Ibang-iba to sa mga ginagawa ko. So, thankful ako na yung pagka-after ko mapanood yung trailer, like yung dedication namin, yung practice at saka yung talagang passion na ako bilang artist na talagang tinodo ko or pinilit kong ibigay yung best ko, nakita ko dun sa trailer. So I'm just very thankful. Gusto ko kaninang talagang yakapin si Direk dahil Direk, thank you, dahil ngayon ko lang nakita yung sarili ko sa trailer na ganito. So sobrang happy ako. When you found out that you got the role, what did you feel? Nung nalaman ko yung role, nung una, medyo nag-isip ako kasi kasabayan niya ng Ben and James. Sabi ko, wala, baka mamaya matypecast ako. Wag na lang kaya, ganyan, ganyan. Pero yung binasa ko yung story, sabi ko, no, akin to. Sabi ko, hindi ko to mapalampasin. So, I'm just thankful na nakuha ko yung role. Kasi, ang ganda nung conflict. Eh. Like, ngayon lang ako nakakita na imbis na mag-agawan yung parang dapat, di ba, magkaibigan sa isang guy o sa ganyan, pero ito mag-ina, mag-aagawan sa isang guy. Tapos, may ano parang yung age gap pa nung mami ko at saka ni Kelvin. So, alam mo yung parang ang daming conflict na talagang magbibigay ng curiosity sa ating mga audience. That's why I'm just, sabi ko, pagkabasa ko, okay na ako. Nung una sabi ko, medyo nag-aalinlangan pa ako, pero game na ako. And to work with Beauty, Direk Adolf, and Kelvin, at marami pang iba, sino bang aayaw? So, tamang decision tong ginawa ko. So, hindi naman ikaw bago rin sa mga love team, di ba? Kasi I remember meron kang show din sa Indonesia, di ba? Oh. So, will you also pursue the love team trend here in the Philippines? Siguro. Sino makakapareha mo? Sino gusto makapareha, if ever? Siguro, syempre, ayoko na magpaka-plastic kung magbibigyan ako ng love team, why not? Dahil alam naman natin yung love team trend sa Pinas. But, siguro, nandito rin ako sa tawag nito, sa time na okay lang ako na to do it alone as an actor, as a character actor, pero kung talaga mabibigyan ako ng network or ng mga projects ng love team, syempre tatanggapin ko. Kasi iba talaga dito yung love team trend, but sabi ko nga, kung hindi man mangyari yon, sobrang okay ako to be an actor and a character actor. So kumbaga, bonus na lang yon kapag binigyan ako ng love team. Kasi iba talaga yung love team trend sa atin. And last question na. Okay. So, what's next for TJ Marquez? Ayan, syempre, pagkatapos ng panoorin ng After All sa February 28, panoorin nyo rin syempre ang Makiling. Maraming salamat sa inyo, guys. Eh, Monday to Friday po ang Makiling kasama si Derek Monasterio, si El Villanueva, marami pang iba. Extended po kami, kaya mas matagal po ang ating pagsasama. Kaya naman po, ayan, abangan nyo kung paano pa magpapahirap ang mga Crazy Five at paano rin kami papahirapan ni Amira version 2.0, kaya naman tumutok lang po kayo dahil pahirap at pabigat na yung mga eksena. And this summer, hopefully, lalabas na rin po ang GLU, kaya abangan nyo rin po yan. Yes, finally, this is it! Sobrang excited ako dito kasi sobrang isa rin to sa mga nagawa kong project na talagang kinaka-excited ko kasi ang ganda ng cast. Like, kasama si Ruru, si David, si Enzo, si Kiko, si... Sino ba? Si Derek Monasterio. So, sila si kami-kami na magkakakilala, magkakaibigan, na magkakasama dito sa show na to. And nakita nyo naman kung gano'n nakalalaking artista tong mga nakakasama ko. So, para ngayon lumabas to this summer. Kapag natuloy to this summer, talaga sobrang saya ko. Abangan namin. Yes, after na after all this February, sa summer naman, GLU, kaya tutok lang kayo, guys. Wow. We're so happy for you, TJ. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat, guys. Thank you so much again for granting us with this interview. Walang problema, anytime. And, ayun, good luck and congratulations on your new movie, After All, showing on February 28 in cinemas. Nation 1. Yes, yeah. Nationwide. Thank you.
Thank you so much. Thank you.